Hello guys! Ako po si Tristan Huertas. Kami po ang Milo and Friends! Ang bida sa video ito, walang iba kundi si Kinder Bueno! Si Kinder Bueno ay 3 years old na po at isang German Shepherd. So guys, si Kinder Bueno ay pang-apat po sa mga aso natin dito sa Milo and Friends. Ang unang-una naging aso natin, syempre, si Milo. Kaya Milo and Friends, si Milo. Si Hershey. Kaya lang, patay na po si Hershey. Si Oreo. At si Kinder Bueno. Well, ganito po kung paano kami nagkaroon ng German Shepherd na si Kinder Bueno. Nung kinasal kami ng misis ko, way back 2015. Syempre, hindi ko makakalimutan yun. Nagkaroon kami ng konting pera. Binigyan niya ako ng konting pera at nagulat ako. Sabi niya, Mal, bigyan ka ng pera. Okay? Sabi ko naman, syempre hindi ako makakatanggi, tinanggap ko. Tapos, bibili ako ng German Shepherd. Yun ang sabi niya. Hindi ako nakatanggi. Tapos, dito, dumating na si Kinder Bueno. Alam niyo guys, kaya ako nag-vlog na ito. Kasi, unang-una sa lahat, gusto ko ma-inspire kayong mga dog lovers. Mga kamailo. Kasi, alam nyo, dito ko lalong nag-aral ng pag-uugali ng mga aso. Dahil si Kinder Bueno ay isa sa mga pinakamahirap na aso na naturuan ko dito sa aking bahay. Siya ang pinakamugulo, pinakamakulit, lalo na pag nasa labas. Kaya ikukwento ko sa inyo at sasabihin ko kung ano ba yung mga behavioral problems ni Kinder Bueno. Ito po ang mga problema ni Kinder Bueno. Una sa lahat guys, nang hahabol ng mga pusa sa labasan. Sobrang hatak pag naglalakad kami sa labas. Nakikipag-away sa iba't ibang mga aso. Tahol ng tahol pag nakikita ko. At damba ng damba. So limang problemang very common na nangyayari sa mga dog owners na para sa akin nahirapan talaga ako. Sobrang hirap nung nag-uumpisa ako magturo kay Kinder Bueno. Actually, hindi pa yata ako nag-home service nun at tumatanggap ng mga kliyente. Kasi nga, yung mismo kong aso, hindi ko mapasunod. Bakit ako magtuturo ng ibang aso? Kaya ako nag-start mag-train ng ibang aso dahil kay Kinder Bueno. Nung napasunod ko si Kinder Bueno, doon ako nagsabi sa sarili ko na pwede pala ako magturo ng ibang aso. Kasi yung aso ko, napapasunod ko. So dito guys, magbibideo tayo sa labas ng bahay namin at ituturo ko lahat kung paano ko napabehave si Kinder Bueno. Lalong-lalo na yung limang suliranin ko. Again, nangahabol ng mga pusa sa labas, nakikipag-away sa ibang aso, sobrang hatak sa leash, damba ng damba, at higit sa lahat, maingay. Okay? Okay guys, start tayo. So dito mapapansin niyo na may hawak akong leash at naka-relax mode si Kinder Bueno. Ang point ko dito, ipagpalagay niyo yung tali na hinawakan ko ay pagkain. So ibibigay niyo lang yung tali sa aso kapag relax siya. Okay, so since naka-lie down si Kinder, lalagay natin yung tali. Reward 'yon, guys. Tandaan niyo 'yan. Huwag niyong lalagyan ng tali yung aso niyo pag makulit. Okay? Tandaan niyo rin to guys. Kapag lalabas kayo ng gate kasama yung aso niyo, dapat kayo yung mauuna. Mas the best kung uupo mo na yung aso mo para ipakita sa kanya na kailangan niya magantay. So guys, ito ang isa sa mga pinaka-importanteng pagtuturo ng aso. Yung dapat sabay lang kayo maglalakad. So dati, ang sakit na ng kamay ko, namumula na yung kamay ko kasi sobrang hatak niya sa tali. So ang ginawa ko, hindi ko tinigilan yung pagtuturo sa kanya na maging tama yung paglalakad naming dalawa. Okay? So ganito yung manner ng correction ko. Pag humahatak siya at nauuna siyang ganyan, diba? Ay, sorry, ayaw lumapit. Nauuna siyang ganon, pinipitik ko siya ng pinipitik. Yung pitik ko, may kasamang surprise. Baga may element of surprise. Pak, pitik, luwag. Ganun palagi. Pero hindi mo kasi kailangan sakalin yung aso mo. Sabi ko nga sa mga nakarang videos, humahatak yung aso, hinahatak mo, naghahatakan lang kayo. Lagi kong sinasabi yan, naghahatakan lang kayo, walang nakukulit doon. So kailangan, pitikin sa, tapos
tanggalin mo yung tension dun sa tali. Ganyan. Para matuto siyang mag-relax. Para pag naglalakad kayo, okay, sana humatak kayo sa, sana humatak. Pag humatak, dun kung papakita ko yung correction. Okay? Makikita nyo naman sa aso nyo, kapag tama na yung paglalakad yan, halos sabay na kayo maglakad. Makikita nyo, hawak sa tali, halos relax na, halos tali na lang hinahawakan ko. So guys, dahil hindi ko sinukuan yung maling ugali ni Kinder Bueno na mahatak kapag naglalakad kami, hindi ko yun sinukuan, natutos ngayon si Kinder Bueno nang maglakad kami ng sabay kahit walang tali o yung pinatawag na off-leash training. Maraming pusa. I-challenge natin si Kinder dito. Okay? Okay? So dito guys, ano, ang importante dito kasi yung aso masanay na hindi lang habol ng pusa. Ang kailangan dito, kunin nyo palagi yung focus niya. Good. Kinder, pwede kayong gumamit ng laruan. Para instead na pusa yung habulin niya, laruan yung habulin niya. Kita niya, focus niya sa atin. Yan ang naitatama yung maling ugali ng aso ng habol ng pusa. Ang ginagawa ko dyan guys, pag nakita kong alert na yung aso, madali naman niya makikita nyo kung alerto na yung aso niya. Pag alerto na yung aso niyo, okay, doon nyo na i-correct. Lagi may element of surprise yung correction. Pwede namang redirection din kung matako yung dog niya or kung may bola kayo, pwede yung redirect. Katulad nito, may laruan akong laruan ng anak ko na sira na. So ito yung pwede kong gamitin. Kinder! Pwede kong gamitin ka para ma-redirect na instead na habulin yung pusa, habulin yung laruan. Kinder, get! Good dog! Dahil nga malaki ang problema natin kay Kinder Bueno sa mga pusa, nag-adapt tayo ng puting na napalaki natin dito sa loob ng pamahay natin. Dito, lalong nasana yung mga aso ko sa mga pusa. A tired dog is a happy dog. Sobrang totoo yan guys para sa akin bilang isang dog trainer. Kasi pag ang aso mo, lagi mong na-exercise yan, nare-release yung buo nilang energy, yung pent-up energy nila. Kaya nabawasan yung pagtatahol sa akin ng aso. So yun yung malaking bagay para mawala mo yung excessive barking, asong tahol ng tahol pag nakikita ka or nakakita ng ibang hayop, ibang tao. Okay? Tapos, yung pagdamba niya, pwede kang gumawa ng iba't ibang bagay. Katulad number one, pwede kang gumamit ng treats. Kinder, come! So instead na tumamba siya, pagamit mo yung ilong niya, okay, sa pamagitan ng treats. Okay, sit. Lie down. Good dog. Pag tumamba siya, hindi mo bibigyan ng treats. Okay? Kung hindi siya matakaw, gumamit ka naman ng laruan. Okay? Kinder, come. Sit. Sit. Down. Look at me. Look at me. Kinder. Kinder Bueno. Pala sa problema dati ni Kinder, meron din siyang food aggression, pero na-correct ko din po yan. So ang ginawa ko dyan, sinanay ko dahan-dahan na nilalagay ko yung kamay ko habang kumakain siya. Ano lang to, unti lang yung pagkain na kasi kumain na siya eh. So naisipot ko nga pala may problema din pala dati to pag kumakain. Okay, wait! Kailangan din yung eye contact ha. Ibig sabihin, nag-aantay siya ng approval mo. Okay. Palakpakan kay Kinder Bueno!